bagong video. So, matagal-tagal nyo akong di nakita kasi nga, wala akong time mag-video ng mga ganto-ganto. So, more on cooking vlogs yung ginagawa ko this past few days or weeks. So, hindi rin ako masyado nakakapag-upload dito sa Shopee. Sa Shopee, meron ako nakita ang mga make-ups na super affordable. Tapos, nung in-open ko yung site, ang mura lang at still yung mga products nila below 100, below 200 lang talaga yung mga products nila. Yung product na to is Sace Lady. S-A-C-E, tapos Lady. So, nakita ko siya sa Shopee. Ang gaganda ng review sa kanya, binasa ko din. And, nag-search ako sa YouTube about this one. And, nakita ko magaganda nga yung review. So, ayun, karoon ng sale. So, nag-try-try ako. Bumili ako. So, itong video na to, hindi siya parang makeup tutorial. So, review lang ito kasi hindi naman po tayo expert sa mga ganyang-ganyang makeup. Trying hard lang tayo. Educated lang tayo. Saka, tinry ko to kasi para i-share din sa inyo kung okay ba. So, let's try. So, ngayon dito, hindi siya full face. So, ang nabili ko lang naman sa Sace Lady A, itong mga ito. So, apat lang na yung binili ko kasi hindi mo naman afford. Yung mga sale lang yung binili ko. So, yung mga prices nito, ilalagay ko sa description below. Saka yung link mo. So, let's start na. So, 4 products lang naman yung binili ko. So, hindi siya magiging full face makeup. So, let's try dito. So, nakapag-foundation na nga ako. Paulit-ulit tayo. So, i-try natin tong concealer ng Sace Lady. So, by the way, guys, itong product na to is from China. So, kung nababother kayo, kasi, di ba, pag China, meron tayong thinking na, ay, baka fake to, sa ganyan. Check natin kung fake na ito. Kasi dati nakabili ako ng fake sa Shopee. Tinapong ko lang din siya. So, saka yung amoy niya, malalaman mo na na-fake. So, let's try ito. Apply na natin ito sa ating. So, amoy naman. Wala siyang amoy. Wala siyang amoy. So, dito sa Sace Lady na concealer, nabili ko siya ng concealer na to, nabili ko siya ng 100 pesos. Same siya. Ang original price niya is 273. So, ayan, lagay na natin siya. So, yung concealer kasi, lagay natin siya sa mga anik-anik na mga ng mga secrets natin sa ating face. At ngayon, marami ako niyan. Ngayon nga, sobrang puyat. Tinamtad ako ng mga ganyan. Sa amoy niya, wala siyang amoy. Yung consistency niya, parang medyo sticky. Oh, which is, yung mga normal naman na concealer is medyo sticky talaga. So, ayan. Lagay na natin siya. I-blend. So, kailangan siguro basang-basa yung sponge. Kasi ito parang natuyo na dahil may electric fan dito sa tabi. Medyo natuyo siya ng very, very light. So, mahirap siyang i-spread. Mahirap siyang i-blend. So, kailangan siguro sponge na basang-basa talaga. So, ayan. Blend na natin siya. So, yung ganyan siya kalaki, oh. Parang ganyan lang siya kalaki. Pero keri na, diba, sa 100. Choose pa ba tayo? So, blend natin siya ng bongga. Is yung, eto. Ito yung second product na binili ko sa Sace Lady. Ayan. So, ito yung loose powder nila. So, medyo na-disappoint ako dito. Kasi akala ko malaki siya. Akala ko kasi laki siya na yung sa Ever Vilena na highlighter. Pero hindi, maliit lang siya. Pero for the price naman, keri naman siya. Yun lang. As in, loose powder lang talaga siya. 100 pesos din to. Dati siyang 200 pesos. Dahil nga, sale, nabili ko siya. So, pag open mo, meron siyang ganito. Parang sponge, patutawang dito. Tapos, para lang siyang baby powder na Johnson's. So, ayun, 100 pesos. Sana pala ng Johnson's baby powder na lang talaga. Ilagay na natin siya sa ating face. Wala siyang amoy.
parang mas bet ko pang gamitin yung Johnson's Baby Powder, kasi yung Johnson's Baby Powder, may amoy ko bang yun. So, ito, wala. So, ayan. Kalat na natin to. Kalat. So, ayan, para daw hindi masira agad yung makeup. So, kailangan talagang i-bake. Huwag na tayo sa ating kilay. So, kilay, gagamitin ko to. Kasi wala na akong bininin yung eyebrow. Kasi ang dami kong eyebrow. Saka mas bet ko kasi yung eyebrow ng Everbilena. So, Everbilena ang gagamitin natin. So, ayusin ko lang yung kilay ko. Tapos mamaya, itatry na natin yung eyeshadow ng Sisley. So, ayan guys. So, tapos na ako sa aking kilay. So, itatry na natin is next yung ating ano ba yung itatry natin next? So, yung eyeshadow nga ng Sales Lady. So, ayan. So, ito yung napili ko sa Sales Lady. Ayan. Ito. Itong shade na ito. So, ito, nabili ko siya. Ang ganda ng packaging niya. Elegante. Elegante tignan. So, ayan. Parang golden siya. Mukhang mamahalin. Pero, this one, magkano pabili ko dito? 470 original price niya. Pero, nabili ko to ng 242 lang. So, ang kaganda niya. So, mamaya pwede natin to ipang contour kasi mga earth tone yung mga nandito. So, pwede rin itong pang highlight. Kaso lang parang masyadong ano na siya pag pang highlight. So, ayan. So, lagay na natin siya sa ating mata. So, actually guys, hindi talaga ako marunong maglagay ng mga gantong anitanin. So, try lang natin. Let's try our best na mailagay ito ng maayos. So, ayan. So, lagay na natin. Ano bang magandang color? Lang. Kasi tingnan nyo. Nung pagkaano ko, natapon lahat dito sa kamay ko yung masyado siyang powdery. So, lagay na natin dito sa mata natin. Alam nyo, struggle talaga to kasi hindi ko siya makita. Wala akong contact lens kasi nag-expire na yung contact lens ko. Kasi, hindi naman ako nagka-contact lens talaga at hindi ako sanay. Sobrang labo ng mata ko. 300 ang mata ko. Kaya ngayon, struggle. Hindi ko makita kung pantay ba o hindi. So, pantay lang natin. So, ayan guys. So, ito yung unang shade pa lang. So far, ito na lang gamitin ko para kita. Okay siya. Madali siyang i-blend. Yun nga lang, powdery lang talaga siya. Sa amoy niya, wala siya, normal na eyeshadow yung amoy niya. Wala siyang chemicals na kagaya ng ibang fake. Normal siya na ang amoy niya. Wala talagang amoy. So, okay siya sa akin kasi wala siyang amoy compare mo sa iba. So, lagay na natin yung medyo sumunod sa pagka-lighter nito. Ayan, so ito yung mga colors na. So, swatch natin. So, ito yung first color na. Ito nyo ba? Ito naman yung isa. Parang reddish. Ito, pwede siyang, itong kulay na to, pwede siyang pang eyeshadow. Tapos, ito isa. Ito, pwede siyang pang contour, kaso medyo dark. Tapos, start tayo ulit. Medyo goldish. Ayan. Tapos, ayan. Tapos, ayan. So, itong dalawang side, yung mga lighter side, dito natin sa kabila ilagay. So, ito. Ayan. Tapos, itong medyo orangey. Yung parang orangey, yung mga parang orange, pwede mo siyang gawin big ano. Kasi sa eyeshadow, madami ka kasi pwedeng magawa. Pwedeng blush on, pwedeng pang contour. Ito, sa palette na to, sa color na to, pwede mo siyang pang contour, pwede siyang pang eyeshadow, pwede siyang pang blush on. So, ito din yung gagamitin natin pang blush on para pipi. Ito hindi masyadong kita. So, ayan guys. So, medyo mga parang dark na earth tone ba tawag dito. Ayan. So, ipa-final touch ko. Ano ba? So, lagay ko yung inner. Ano bang color ilagay ko? So, lagay ko to. Yun nga lang, yung mga lighter color. Yung mga lighter color, guys, hindi siya ganun kakulay.
lamon. Parang nawawala siya agad. Compare mo sa darker color. So, mas bet ko yung mga darker colors ng palette na to. So, ayan. So, ayoko na lang masyadong bonggahan kasi hindi naman tayo makeup tutorial. Guys, so tapos na tayo sa ating mata. So, if a final look ko lang, lalagyan ko ng eyeshadow. Ay, lalagyan ko ng eyeliner and lalagyan natin ng mascara para bongga. So, ayan. So, I'll see you guys. And mamaya magko-contour tayo at magbablush on using yung palette ng eyeshadow. Ayan, so nakapag-eyeliner na tayo and nakapag-mascara na tayo. So next natin is to try yung ating pang-contour sa blush on. So ang gagamitin nga natin is yung Sais Lady na palette for the blush on and for the contour. So nakalimutan ko na din yung under eye dito ng eyeshadow. So for the contour, ito yung gagamitin ko. Itong shade na to. Kasi hindi siya mag-glitters. Ayaw nating mag-glitters. Doon tayo mamaya sa pang-highlight. Pang-highlights yung mag-glitters. So, lagay natin siya dito sa ating... Iga natin ito maganda siya pang-contour. Sa ilong. Parang wala nangyari sa ilong. So, lagay natin yung medyo darker. So, lagay ko dito medyo darker. Itong darker. Na walang glitters. Sobra kasing dark niya, oh. Try natin ko e-effect sa ilong natin ko tatangos ng bongga. Sobrang ano, sobrang dark. So, let's... So, contour, ay, blend natin. Ay, ito parang medyo okay na pang ano, yung darker. Unlike yung sa kanina. Di ba? Wow! Patangos. Yung ilong natin, bigla lang tumangos. Okay to. Ito palang darker dapat kanina yung ginamit ko. Yung dalawang isip ako kasi baka sobrang dark. Pero okay siya. So, ilagay natin dito. Yan, try na natin mag... Mag-aano na tayo. Mag-highlights na tayo. So, ano ba maganda pang highlights? Ito ba? So, ito. Ito yung gagamitin ko pang highlights. So, ito. Lagay, i-highlight natin yung sa dito. Talaga siya. Yung mga darker shades yung maganda niya. So, try na natin yung blush on. Mag-blush on na tayo. Lasan na yung blush on. Itin ko is ito yung parang itong color na to. Yung medyo peachy siya. Ito. Lagay natin. Sa ating blush. In fair, ang ganda ng color na ito. Sa morena lalo. Nakakamistisa ng slight. Naku, umiiyak na si Sa. Umiiyak na yung anak ko. So, ayan. So, ito yung ginamit ko. Ang ganda niya, in fairness. So, ayan. Tapusin na natin ito dahil umiiyak na si Sa. Ito natin ito try is yung lipstick. So, yung lipstick dito, actually, second, tinry ko na to. Kasi, di ba, yung lipstick hindi mo matatry hanggat natagalan. Dito huwag kang mag-expect kasi, di ba, hindi siya katulad ng mga Maybelline, yung mga drugstore na iba. Pero okay naman siya kung pang araw-araw mo lang. Magre-retouch ka nga lang ng magre-retouch. Tapos pag natuyo na siya, medyo nagka-crack na siya. So, kapag nire-retouch, ang pangit din. So, tendency, nagka-crack na nagka-crack. So, this one is, ano ba ito, magkano? 86 pesos siya, nakalagay 260 ng original price niya. Sa amoy niya, pag ginanto mo, wala siyang amoy. Pero once na nilagay mo na siya sa labi, kasi nagamit ko na nga ito, hindi kasi ako makakapag-review na nagamit ko na, ay, may first try ko pa lang. So, ngayon ito, nagamit ko na siya. And nung in-apply ko siya, wala siyang amoy at first. Pero nung tumagal, inay, naamoy ko na yung parang may chemical. So, hindi ko siya feel. So, lagay lang natin kasi nandito na. Try natin. Ayun. Nakalagay kasi dito is matte siya. At ang tagal niya mag-dry.
yun nga, pag nagsasalita ako, ayun, naalalasahan ko siya. Meron siyang lasa. May lasa siyang kakaiba na parang chemicals nga. Wow! Yung applicator niya, okay, madali siyang pang-apply. So, ganyan yung applicator niya. Madali. Then, guys, so if a final look ko lang, tapos sasabihin ko yung final verdict ko sa mga ite. So, I'll be right back. Sabihin ko na yung final verdict ko sa mga products na ginamit natin. One by one. So, I'll be rating this one from 10 as the highest and 1 as the lowest. So, ilang products lang ba ako? So, 4 na products ako meron dito. 4 na products yung ginawa, ginamit ko, diba? So, start tayo sa concealer. So, concealer, huwag tayo ma-expect, diba? Kasi murahin lang to. I'll be giving this one 7. So, 7 kasi lumilevel up na rin naman siya dun sa mga drugstore. Pero, diba kasi ito, first trial lang. At hindi naman siya cakey kasi ang init ngayon, summer, so hindi kaya ng electric fan. So, hindi siya nag-cake talaga. So, ayan. So, nagpait pa ako ng damit. So, mare-recommend ko siya. Maganda siya, in fairness. And next tayo dito sa mattifying loose powder. So, ayan. I-relate ko to ng 3. So, 3. Kasi 100 pesos. Ang liit lang niya. Ang liit lang niya, oh. So, sa, para lang naman siyang Johnson's baby powder. Wala siyang pinagkaiba talaga. So, ayan. Masabi lang talaga na loose powder siya. So, akala ko may something nakakaiba or what. Pero hindi. Sana nag-Johnson's baby powder ka na magkano lang yun. So, ayan. So, ayun. Sorry. Hindi ko siya feel. So, this lady na eyeshadow, ay bibigyan ko siya na 8.5. So, 8.5. So, I love this eyeshadow palette. So, most especially mga darker colors. Kasi ang ganda niya. Madali siyang i-blend. Pero yun niya, yung downside niya is yung mga lighter colors or dahil lang kasi sa skin tone ko. Kaya hindi siya masyadong nakikita. Hindi ko siya ma-apply. Pero kanina kasi medyo may maputi naman ang very very light yung part ng katawan ko. Hindi siya din ganun kakulay, diba? So, ayun. 8.5. So, marami ka na magagawa dito. So, less than 200 pa sa bato. Pwede mo na siyang pang-contour, pang-eyeshadow, at pang-blush. At highlighter. So, 4-in-1 siya. Ito. So, guys, bibigyan ko to ng ano ba? 1. 1. Okay? 1. Bakit? Hindi ko siya feel dahil nga meron siyang lasa kapag nilagay mo. Kasi mga Maybelline, yung mga L'Oreal, kasi meron ako mga regalo. Ano siya? Wala siyang amoy yung mga lasang candy pa. Pero ito talaga, ayan o, tuyo na siya. Pero nalalasan pa rin yung lasa ng chemicals pa. Yun, hindi mawari. Saka yung, ano ba? So, ayan. So, nag-dry na siya. Ngayon, ito lang. Sa mga iba naman, wala akong naamoy. Pero ito, pag ganyan mo, hindi mo masyadong amoy. Pag ganyan, pero once na in-apply mo, parang nakakain mo, may lasa talaga siya. So, hindi ko siya ma-recommend, guys. Pero all in all naman, yung ibang products naman siguro ng Sis Lady is okay. Kasi 5-star naman. Pero yung the rest, kaya hindi ko lahat binili kasi baka mamaya sayang lang sa mga. Okay naman siya. All in all, if I will give this one a total, siguro I will give this product a 6. Okay? So, honest review ko lang yun. Honest sa akin yun. So, walang mga etos. Etos, di naman promo to. So, I'll be giving this one out of 10, 6. Okay siya sa price, kung nagtitipid ka. Pero yung pang matagalang magbabarkan, gugala ka, hulas ka na siguro pag ano, pag itong full face. Not sure lang. So, tatry natin yan next time yung mga full face ng Sis Lady pag nakumpleto na natin lahat. So, ayun guys. Yun yung itatry natin kapag umalis tayo. Tignan natin kung ano, mahahunch, mahuhulas ba tayo. So, ayan yung total. So, sa inyo, kung gusto nyo ng budget, eto siya, okay siya. Huwag nyo lang itry sana yung lipstick kasi until now, nasusuka ako kasi may amoy. May lasa talaga siya nakakaiba. Yung honest review ako about dito sa products na ito. Kung gusto nyo i-try, why not? Diba? Sa Shopee, pwedeng-pwede lang siya. Siguro sa akin, it takes 1 week para ma-deliver kasi from China nga siya galing. And okay siya, affordable siya, diba? Compare naman sa ibang mga drugstore products. May mga drugstore products na talaga sobrang cheaper din. Pero ito, sobrang talaga ang pagka-cheap niya. So, nasa sa inyo na yan, guys. So, siguro para sa akin, hindi okay. Maybe para sa inyo, okay. So, ayan. So, thank you so much, guys, for watching. I hope to see you again sa aming next vlog. So, I hope sana mga family vlogs naman yung mga gawa ko. Cooking, more cooking vlogs. So, ayan. So, thank you so much, guys. See you sa next vlog.
So please continue to support our channel. Please subscribe and click the bell button para updated kayo every time we're going to upload our new video. So see you next time!